So guys, ang mag-i-introduce or magde-demo sa atin ng pinakabagong latest ng Superstore ay si Sir Egay, isa sa pinakamagaling na technician dito sa Superstore. So hi guys, ako nga po pala si Egay, isa sa mga head tech ng e-bike and e-scooter Superstore ng Malolos Branch. So nandito po ako ngayon para ipakita sa inyo ang aming na isa sa mga high-end units ng tinatawag namin na Voyager. So siya po ay 4 wheels po. Siya po ay can accommodate 7 seaters. So ang motor power niya is 1500 watts and ang controller niya is 1500 po. So nagre-range po siya ng 70 to 120 km at ang speed niya ay umaabot po ng 45 to 50 km per hour po. Sir, ano ang speed niya? 70 to 120? Kilometer range po niya, sir. Ah, 70 to 1. Ano nun, sir? Ang layo, ah. Po siya ng 45 to 50 kilometers po. Ang speed niya, 45 to 50. Yes po. So, ang ano po, naka-ready na rin po siya for dual battery. So, ang battery po niya is naka 60 volts and 45 amperes. So, makikita niyo po, pwede na rin po siyang dual battery. Dito po nilalagay ang ating secondary. In case of malubatan tayo sa daan, meron po tayong backup na battery. So, compartment na rin po siya at the same time. Compartment. Tsaka dyan yung ilalagay na additional battery kung kinakailangan. Dyan na po tayo maglalagay ng additional battery. So guys, kung halimbawa gusto nyo mas palakasin pa, pwede kayong bumili ng additional battery. Yes, may nakaabang na rito. Opo. Para doon na iko-connecta. Tapos at the same time, itong compartment na to, lalagayan din yung mga pinabili nyo. So dito po tayo sa harapan ng ating unit. Pakita ko po sa inyo. So harapan po niya is meron na rin po siyang bumper, front bumper. So solid na po yan na bakal. So kung sa ilalim, makikita nyo po, naka-ano na rin po siya. Shock absorber na malaki. So adjustable din po yung shock absorber natin. Pwede nating lambutan, pwede nating tigasan. In case na mabigat, ang sakay po natin. So, pwedeng lambutan, sir, tsaka tigasan? Opo, may adjustan po yan, sir. Yung pang-ilalim niya, yung mga coil spring, shock absorber, para siya talagang kotse. May stabilizer link pa siya, oh. Tapos meron siyang tie rod end, ball joint. So sa gulong naman po, makikita po natin, ang gulong po niya is 190 by 10 po. So mataas na po ang clearance niya sa ground po, sir. So in case na madaan man tayo sa mga baha, hindi kagad aabutin ng ating flooring po. So alloy na rin po ang mags natin. Alloy mags, oh, guys. Yes po. So, tsaka yung mga gulong, okay. Lalapad na, no? Opo, sir. Kakapal. Then sa mga ilaw po niya is puro LED na po yan. So pakita ko po sa inyo yung ilaw niya. Lakas guys, so. Ganyan po, kalakas ang ilaw niya. Lakas na. Sa late time, may hazard na yung kasilas. May hazard to guys. Ayan po. So mapapansin niyo po ang unit natin is may handbrake po dito. So ang handbrake po, syempre alam naman po ng lahat, gamit po siya kung pumapark tayo sa mga inclined na lugar po. So okay. Una agad po ang handbrake natin, ang pumiprenong gulong lang po is yung harapan na gulong natin. So okay. Yung apat na gulong na yan, may kanya-kanya pong preno po yan, may brake system. Sa harap po, ang preno po niya is drum brake. Then sa likodan po, ang preno niya is disc brake po. So ito sir, ang foot brake ano? Okay po, sige po, paliwanag po sir. So ayan po, makikita nyo, ang e-bike po na to is panel board na po siya. So dito po makikita natin, meron po siyang speedometer, meron po siyang odometer, and meron din po siyang battery indicator po.
So diyan po nakikita natin yung bilis ng takbo natin, yung kilometer na nararating natin, at yung charge ng battery natin. Sir, ano to? At isa pa po, ayan po, meron na rin po siyang controls na drive neutral and reverse po. So parang sasakyan na rin po, reverse R, drive D po. Ayan. Then, may cup holder din, ha, sir? Yes po. Then, meron na rin po tayong motorized wiper. And then sa control po, parang sasakyan na rin po siya. So ang steering wheel niya, parang kotse na rin po. So meron tayong foot accelerator po. Ito. At yung foot brake po sa kabila. Mapapansin po natin, meron po tayong isang parang cambio rito. So yung cambio po yan is ano po, gamit po pag magsi-shift tayo ng primary gear. Gamit po siya sa mga matatarik na lugar. Opo, kung hindi po natin kayang umakyat or nabibigatan si unit, pwede natin siyang i-shift sa primary gear niya. So, kaya-kaya na po siyang umakyat po. Mas lalakas. Opo, sir. Lakas ng busina. Aha. So, yun nga po, pakita ko rin po sa inyo. Dito, sir, bali ito pituhan, ano? Ah, yes po, sir. So, kayang-kaya niya mag-accommodate ng 7 tao po. Kaya po yun. Yun nga lang, dito nakaharap ka sa likod. Yes sir, parang namamasyal ka lang dyan. May mga side at yan. So, sa likod po, kung makikita nyo po sir, pag tinignan nyo sa ilalim, ang shock absorber din po ang ano niya, nakakapit sa ilalim. So, kada side may tigalawang shock absorber po yan. Then, disc brake na rin po yan. Disc brake ba to sir? Opo. So, ayan po, red light na rin po yung brake natin. Oo, oh, ganda guys, oh. So, ayan po. Asya, maganda rito, ano, itong ano? Yes po, ang sidings po niya is stainless na po. Stainless, oh. Ang frame po ng unit natin is solid na bakal na rin po. So, ang roofing po natin is fiberglastic, makapal na rin po siya. Okay po, so kung makikita natin ang unit natin is ang flooring niya is carpeted na rin po. Then, ang kanyang mga frame is bakal na rin po na solid. So, ang kanyang size ng unit natin, ang length niya is 275 centimeters, width niya is 100 centimeter, at ang kanyang height is 170 centimeter. Ah, yung height niya sir, itong mula bubong hanggang ano na to. Ano? So, andito na rin po ang ating mga charging port. So, dalawa po yan kung makikita nyo. So, yung isa is reserved po for dual battery po. So ngayon sir, ilang battery ang nakalagay dyan? So sa ngayon po, ang battery nakalagay sa kanya is 5 piraso po. Ayan po siya. Ah, so kaya po battery siya ganyang kalalaki, 45 amperes na po siya. 45 amperes. So ngayon sir, kung halimbawa magdadagdag ako ng battery para mas lumakas. Kung magdadagdag po tayo ng battery. Ilang battery ang idadagdag ko? So ganun din po, 5 piraso po ng battery. 5 piraso. So dito na po tayo maglalagay nun. Ayan yun po. Guys, dito na ilalagay. So makikita nyo rin po, dalawa na rin po battery. Breaker niya. So kung malulobat yung isa, ibababa nyo lang yung kabila. Tataas naman po yung kabila. So activate na po yung reserve battery natin. Pero sir, itong 5 na to, itong 5 battery na to, kaya niya na yung 7 sakay niyan. Yes po, kayang-kaya po ng unit natin. So, bakit kung ako yung ano, bakit kailangan ko pa magdagdag ng battery? Para saan? Okay po, in case na abutan tayo ng lobat sa daan, okay. Meron po tayong backup. So, makakauwi pa rin tayo kahit malobat tayo. So, kung may reserve akong battery, naka-off lang yung breaker noon. Ngayon, pag yes, naglobat ako, i-on ko yun, yun ang gagana. Yun pala guys, kaya naman pala. No. So optional lang, hindi naman po. Hindi pwede kunyari, dalawang battery lang ilagay ko. Ay, hindi po sir, kasi... Na reserva? Yung voltahe po ang hinahabol. Ay, hinahabol natin yung voltahe. Guys, ang kinaganda nito, 7-seater siya. Bihira kayo makakita. Actually, karaniwan sa nakikita nyo sa kalsada, isa, dalawa, hanggang lima ang naisasakay ng mga e-bike. Pero itong Voyager, good for 7 person siya.
At sa lakas ng battery niya, siguradong kayang-kaya niya yung 7 tao dito. Dapat pa naman, napakinig na ng tao nila. So, kanyang bubong ay fiberglass. Guys, gulong na nalang. Panalong-panalo na kayo sa gulong. At saka yung mga suspension niya, para na talaga siyang pangkotse. So ayun nga po, ang ating Voyager ay may dalawa pong kulay. So meron tayong puti at meron po tayong pula. So sa presyo po ng unit natin, nagre-range po siya sa cash price ng 150,000. Ang kanya pong SRP is 158,000 po. Then meron din po tayong mga freebies sa unit natin. So ito po ang ating freebies, ang ating roof light po. Roof light, sir. Libre yan, ha? Opo. So meron din po tayong tinatawag na beat the price policy po. Ano yun, sir? Beat the price. Ang beat the price policy, kung meron po tayong makikita na kamukha ng unit natin at mas mababang presyo sa unit natin, pwede natin tapatan yung presyo nila or pwede natin mas mababa pang ibigay sa inyo. Wow. So ibig sabihin, sir, kung halimbawa sa bandang Bukawi, nakakita ako ng ganitong-ganito rin at mas mura sa inyo, punta lang ako sa inyo. Opo, pwede kayong pumunta rito, pakita nyo lang po yung proof. Na ganun yung presyo na, mas mababa. Nila. Kunyari naka-chat nyo or may mga flyers kayong nahingi sa kanila na ganun ang presyo, pwede po natin tapatan yung presyo po nila. Wow. Pwede or mas babaan pa. Opo, tama po kayo. Oh, so guys, narinig nyo, ha? So kung may makita kayong mas mababa dito sa presyo ni sir na 150, punta lang ulit kayo dito, pakita nyo yung prueba na mababa siya. At pwede nyo makuha ang Voyager ng mas mababa or tatapatan nila yung presyo. So sir, Egay, maraming salamat po. Maraming salamat. Job well done. So ayun nga po, ano pang hinihintay natin, guys? Punta na po kayo sa e-bike and e-scooter superstore, Malolos branch or Punilan branch. Nang makita nyo rin po yung mga ibang units namin dito. Maraming salamat. Yo, sir. Thank you, sir. So in addition, guys, ang Voyager ay may keyless entry, kaya social na social ang dating nito. So that's it, guys. Sana nagustuhan niyo yung video. Bisitahin niyo ang e-bike e-scooter superstore dito sa Paseo de Congreso, Barangay Katmon, Malolos City. Katabi lang to ng China Bank Savings. Okay, katabing-katabi lang siya. Bukod sa kinikere nila, yung mga galing na brands, I assure you guys, mas mababa ang presyo ng superstore dito. So, bisitahin nyo guys para makapili na kayo. If you like the video guys, please don't forget to give me a thumbs up. Tapos, pakishare na rin po sa mga kamag-anak nyo. And don't forget to subscribe. Hit the bell button para maging updated kayo sa mga latest and upcoming videos ko. So guys, I'll see you again on my next video. I'll see you and I love you all guys. God bless us all. Bye for now.